So ayun siya. Dito, Kiara, huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Ayun guys, yung postcode na binigay ng Google, dito pumatak. So from here, dumiretso pa kami dun. Dun sa area na yon. So pakita ko lang kung anong isura nitong tank na nandito. Of Wales. So titingnan natin kung worth it ba mag-drive ng napakalayo para makita lang itong rock formation na ito. So samahan nyo kami guys. Titingnan natin kung totoo bang worth it pumunta rito. Nakita ko lang siya sa Google. So hindi ko alam kung anong itsura niya sa personal. Medyo cloudy ang panahon. Tingnan nyo po. Actually, nasa cliff tayo. Dagat siya. Ano na eh? Hindi ko alam kung makikita natin kasi yung weather hindi maganda ang weather. Eto siya. Ayun. Ito na, dito kayo. So ayun siya. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan at na. Hindi mo alam. Dito ka. I know. Oo, yan yun eh. Tingnan nyo guys kung gaano siya kaganda. Dito tayo. Tingnan natin doon. Thank you. So meron ditong platform kung saan naglagay sila ng platform para kitang-kita nyo or kitang-kita ng mga visitors. Oh,
Hindi lang nakisama ang panahon na ulan. Wow. Today I weather the walk that already getting rained on. Ito ang nature art ng Ito ang natural art na tinatawag na Green Bridge of Wales. Kung saan ito ay ang mga bato na yan ay isang uri ng limestone. Tinawag siyang natural art kasi by the way guys, itong mga bato na yan, this limestone yan. So pag nagkakaroon ng chemical erosion, kung alin yung mga weak spot niya, yun ang unang how do you call that? Yun ang unang nawawash out ng tubig. So kung kaya makikita nyo, may butas siya sa ilalim kasi yun yung pinakang weak spot niya. Kaya siya tinawag na natural arc dahil nagkaroon siya ng opening. The natural arc is caused by both the weathering and the waves. Yeah. The abrasion of the waves against the rock, specifically against the soft rock, which is what you said were the weak spots. Yeah. But this is a combination of soft and hard rock, so all the hard rock is what's left. But eventually, that part there that's connecting them, that's eventually going to break off in a lot longer years, but it's going to break off and eventually it'll form something like that. Yeah. Like a stump. O, naintindihan nyo. Pinag-aralan kasi nila ito sa school. Ako, binasa ko lang sa Google. So from the parking area, actually free yung parking area, wala kang babayaran doon. Siguro mga 5 to 10 minutes na lakad lang siya. Kaya lang kung medyo afraid ka sa heights, yun ang problema. It's not that bad. It's not. Hindi siya ganun ka. Pero kung ikay malulain, ang ganda sana pumunta ron, no? Akala ko makakababa tayo sa yung seaside. Sa seaside? Hindi. Pwede. Maglalakad ka siguro doon. It's probably high tide season right now. Dito naman sa right side. Ayan, ang right side niya. Kakatakot lumapit eh. Oh. Sobrang taas. Wag na dulas ka rito. Diretso ka sa baba. Pwesto ng isa, makakuha lang siya ng picture, ganon siya. Napakaganda. Dito naman sa banda rito, maganda sanang uliin ito. Actually itong coast path ng Pembrokeshire is 186 miles ang di mo siya kayang uliin maghapon. Kung uuliin mo siya, it will take, well, base doon sa nabasa ko, it will take you 12 to 14 days. And kung medyo papetiks-petiks ka naman at talagang ini-enjoy mo yung scenery, it will take you about 18 days. So, maganda.
mga nagha-hiking eh. Oh. For the last time, Yara, huwag ka dyan. Okay yun ang tumingin guys kung gaano siya kaganda sa baba. Okay. Huwag ka dyan, Yara. Makikitapilukin ka. I'm not moving anywhere. Come on. Ako'y nangingilo doon sa babae. Ako din. Kung pumesto, tingnan mo siya. Oh. Nga, ah. Itang malob na batang ito. Paano ka tatayo dyan ngayon? Hindi, ano siya? Hindi siya pwedeng tumayo na eh. Atras siya. So, ayan ang... Just move your feet. Ayun, medyo sumikat na ang araw, guys. Maganda na sikat ng araw. Finally, sumili pang araw. Bali, yung postcode na nasa Google, susundin nyo yun. Malayo pa. Sipin mo, naligaw ka na. Oo, naligaw pa nga kami. Actually, yung binigay na postcode is yung dating military base. Bali, nagtanong na lang kami dun sa isang local at itinuro niya kami rito. So, more than 2 miles pa after dun sa postcode na nasa Google. More than 2 miles pa. And then, pagdating namin dun, pumulaga sa amin yung parking area. And then from parking area, naglakad kami siguro 5 to 10 minutes. So, yun na. So guys, I hope na-appreciate nyo yung pinuntahan natin ngayon. Although medyo ang biyahe is mahigit 4 na oras, worth it naman siya puntahan. Kaya lang, kung may time pa sana tayo, gusto namin bumaba, kaya lang hindi pa kami nagla-lunch. Rather na bumaba, mas maigi nang mag-lunch na muna, and then titingnan natin kung meron pa tayong isang attraction na mapupuntahan. So hanggang dito na lang guys, and I will see you again sa next vlog. Bye for now.